Hi everyone! In this video, ituturo ko sa inyo kung paano tayo magpo-prove ng theorems involving chords, arcs, and angles of a circle. Kapag tayo nang po-proving, syempre kailangan natin ng proof. Ano nga ba yung proof? Proof is a formal way of justifying a claim. Sa Tagalog, yan yung patunay. Ano yung patunay natin para masabi natin na yung ating claim ay totoo? Okay. So, in a proof, you need to use given information and facts to show that a new statement must also be true. So, patutunayan natin na yung ating new statement ay totoo sa pamamagitan ng given information and facts. So, gagamit tayo ng iba't ibang theorem and postulate para mapatunayan natin na yung bagong statement ay totoo. So, ang pinaka-common na ginagamit for proving ay yung tinatawag natin na two-column proof. So, ano nga ba yun? It is one way to organize a proof and it has two columns. Kaya nga siya two-column proof na tinatawag kasi meron siyang two columns, one for statements and one for reasons. Ngayon, let's try to prove a certain theory using a two-column proof. So, given natin is triangle MAT is inscribed in circle C. So, si triangle MAT, naka-inscribed siya kay circle C. So, circle C ang tawag dito because the center of the circle is at point C. Where line segment MT is a diameter. So, ito daw line segment MT ay diameter because it passes through the center of the circle. So, ipuprove natin that angle MAT, ito daw, MAT, so ito is a right angle. Paano ba natin masasabi na right angle yung isang angle? Kailangan itong angle MAT daw ay 90 degree because a right angle has 90 degree angles. So, patutunayan natin na yung angle MAT is a 90 degree angle. Ngayon, ipuprove na natin that angle MAT is a right angle using two-column proof. Diba sabi natin yung two-column proof, kailangan natin ng table kung saan yung first column natin ay paglalagyan natin ng ating statements while yung second column ay paglalagyan natin ng ating reasons. Kapag tayo nagpo-proving, depende na yan sa tao kung paano niya i-organize yung kanyang mga proof and claims, depende sa mga alam niya na theories na may kinalaman doon sa ipuprove natin. So, nasa tao na yon kung paano niya i-arrange yung iba't ibang facts. Basta kailangan yung pinakadulo ng ating proving ay masabi natin that angle MAT is a right angle or it measures 90 degree. So, ang statement 1 na gagamitin ko is triangle MAT is inscribed in circle C kasi yun yung sinabi doon sa ating given. Second one, the measurement of arc MAT plus the measurement of arc THM is equal to 360 degree according to the arc addition postulate. So, kapag inadd natin ito, tsaka ito, equal yan kay 360 degrees. Bakit? Kasi yung isang buong circle ay equal kay 360 degrees. Since sila ay adjacent arc or magkatabi na arc, so ina-add lang natin yung kanyang degree measure. So, third statement, line segment MT, ito siya, is a diameter of circle C. San ko nakuha yan? It is a given. Fourth statement, the measurement of arc MAT is equal to the measurement of arc THM or it is equal to 180 degree. Si MAT at saka si THM ay parehas equal kay 180 degree. Bakit? Because the diameter divides a circle into a semicircle. Diba si MT ay isang diameter according to the statement number 3 which is a given. So, ibig sabihin yan, hinati niya yung buong circle into two equal parts. Ganyan din yung ating arc. Hinati niya into two equal parts or yung tinatawag natin as semicircle. Isa pa dun sa dahilan, pwede nating sabihin, since siya ay semicircle, yung MAT tsaka si THM are parehas
semicircle, di ba, according din sa definition ng semicircle is 180 degrees. Kaya si MAT tsaka si arc THM ay parehas equal kay 180 degrees. Fifth statement natin, the measurement of angle MAT is equal to 1/2 the measurement of angle of arc THM. So according yan doon sa theorem na diniscuss natin doon sa degree measures of the chords, arcs, and angles of a circle. Diba sinabi doon that the measure of the inscribed angle is half its intercepted arc. So kung ano man yung measurement ni THM, i-divide natin to sa 2 para makuha natin yung measurement ni angle TAM. Kasi si MAT, intercepted arc niya si arc THM. Okay? So, i-divide natin yung measurement ni arc THM sa dalawa para makuha natin yung measurement ni angle MAT. So, 6, statement natin, the measurement of angle MAT is equal to 1/2 times 180 degree, which is equal to 90 degree. Saan ang galing yan? It is from the statement 4 and 5 through the use of substitution. So, pinag-combine ko yung statement 4 at statement 5. Pinag-combine. Paano? Diba? Measurement of angle MAT, ito yun. 1/2, ito siya. Ngayon, isinubstitute ko sa value ni THM, ni arc THM, si 180 degree. Bakit? Yun kasi yung sinabi dun sa statement 4. Diba sinabi sa statement 4 that the measurement of arc THM is equal to 180 degree. So, yung measurement ng THM dito, pinaltan ko na 180 degree. So, yung 1/2 ng 180 degree is equal to 90 degrees. So, ngayon, masasabi na natin that the measurement of angle MAT is equal to 90 degree. Since 90 degree na yung measurement ng angle MAT, therefore, angle MAT is a right angle. That's from the definition of right angle. So, ganyan mag-proof, kailangan sa dulo, masabi natin yung ating proof that the angle MAT is a right angle. Now, let's have another one. If a quadrilateral is inscribed in circle, then its opposite angles are supplementary. So, pag sinabi natin quadrilateral, siya yung polygon with 4 sides, kagaya ng quadrilateral LOVE. LOVE ay isang quadrilateral kasi meron siyang 4 sides. Ay in-inscribe in a circle. So, pag sinabi natin inscribe, yung kanyang mga endpoints ay nasa point ng ating circle. Then, its opposite angles are supplementary. Pag sinabi natin opposite, magkatapatan na angle. So, kagaya ni angle LOV, eto siya, katapat niya si angle VEL. Itong angle na to. So, kapag daw yung measurement ng angle LOV at yung angle VEL, yan ay equal to 180 degree, which is called as supplementary angles. Ulitin natin, supplementary angles yan kapag yung dalawang angle ay pinag-add natin, then equal siya kay 180 degrees. So, meron tayong dalawang opposite angles dito. Si LOV, tsaka LEV, tsaka si ELO and OVE. So, kailangan i-prove natin na yung dalawang opposite angles na meron sa quadrilateral na naka-inscribe sa circle ay supplementary or kapag pinag-add natin yung dalawang angles na yan ay equal kay 180 degrees. Again, ulitin ko, yung pagpo-proving natin, may iba't ibang process kung paano mag-prove nasa tao na yun kung ano-ano yung mga statements na gagamitin niya. So, for this kind of proving, ito yung mga statements na ginamit ko. So, quadrilateral LOVE is inscribed in circle A. That is our given. Sinabi natin that quadrilateral LOVE ay naka-inscribe sa circle A. So, second, the measurement of arc
LOV plus the measurement of arc VL is equal to 360 degrees. Ito, LOV and VL ito is equal to 360 degrees. According yan kay arc addition postulate. Kasi di ba kapag siya ay nasakop niya yung buong circle, equal siya kay 360 degrees. So, kapag inad natin yan, equal siya kay 360. So, si ELO din, ito siya, ELO and OVE, kapag siya ay inad natin, equal din siya kay 360 degrees. Okay, third statement. The measurement of angle LOV is equal to 1/2 the measurement of arc VEL. Yung angle LOV, ito siya, ay equal kay 1/2 ni arc VEL. So, 1/2 daw siya nito. Okay? So, si OVE ay kalahati nito. Ni arc ELO. Si angle VL, ito siya, kalahati siya nitong arc LOV. At si angle ELO ay kalahati siya nung arc OVE. Kasi yung mga arc na yan ay intercepted arcs ng mga given angles natin. So, yan ay according sa measure of an inscribed angle is 1/2 the measure of its intercepted arc. So, according yan dun sa relationship ng inscribed angle sa kanyang intercepted arc. So, lagi siyang kalahati. Fourth statement na gagamitin ko is the measurement of angle LOV plus the measurement of angle VEL is equal to 1/2 the measurement of arc VL plus 1/2 the measurement of arc LOV. Okay. May isa pa. The measurement of angle ELO plus the measurement of angle OVE is equal to 1/2 the measurement of arc OVE plus 1/2 the measurement of arc ELO. So, saan ang galing yan? It is came from statement 3 by addition. So, dito siya nanggaling. The measurement of angle LOV plus the measurement of angle VEL, ito siya, LOV, to VEL, this one. So, itong dalawang to, pinag-combine, inad natin. So, ibig sabihin, equal din siya kapag inad natin yung kanilang equal. So, equal siya kay 1/2 MVEL plus 1/2 LOVE. So, inad din to. So, equal pa rin siya. Kasi ito equal kay VL. Yung angle VL equal sa 1/2 ni arc LOV. So, ganito siya. Ito naman, sa pangalawang statement, dun sa statement 4, si OVE, eto, and ELO pinag-add, equal siya kay ELO and OVE. So, pinag-add lang din yung equal sa kanya. Fifth statement natin, the measurement of angle LOV plus the measurement of angle VL is equal to 1/2 the measurement of arc VL plus the measurement of arc LOV. Then, the measurement of angle ELO plus the measurement of angle OVE is equal to 1/2 the measurement of arc OVE plus the measurement of arc ELO. So, dito siya nanggaling sa statement 4 by factoring. Diba, ito siya, yung unang statement. Pinag-factor lang natin, pareha silang divisible by 1/2. Then, 1/2 divide the measurement of MVL. Ito siya. Then, yung 1/2 divide the measurement of 1/2 MLOV. So, magiging plus MLOV. So, pinactor lang natin siya.
So, next natin, itong pangalawa, ganun din lang yung ginawa. Inilabas lang si 1 half, then in-add yung dalawang ito. So, ang tawag dyan is common monomial factor or factoring using the common monomial factor yung dalawang term. Okay, next one, number 6. Mayroon tayong dalawang statement ulit. The measurement of angle LOV plus the measurement of angle BL is equal to 1/2 times 360 degree. Saan nanggaling yan? Dito yan nanggaling sa statement 2 and statement 5 by substitution. Diba yung statement 5 ito, parehas lang yung measurement of angle LOV plus the measurement of angle BL, then 1/2. Yung 360 degree nang galing yan dito sa statement 2. Diba sinabi natin si LOV plus VL equal kay 360. Ito, arc VL plus LOV is equal to 360. So, pinalitan lang natin siya ng 360. Si arc OVE plus ELO, yan, ito siya. Commutative naman ang addition. So, si OV and ELO, pag pinag-add daw yan is 360. Kaya pinalitan ko lang dito ng 360. Ang kalahati ng 360 is equal to 180 degrees. Then, yung last statement natin, masasabi na natin that angle LOV and angle VL are supplementary kasi equal na siya kay 180 degrees. Pag inad natin, equal kay 180 degrees. So, it is supplementary. So, si angle ELO and OVE ay supplementary din kasi sinabi na natin doon sa statement 6 that it is equal to 180 degrees. That is based on the definition of supplementary angles. So, that's all. Thank you for watching. Sana may natutunan kayo.